December 2019, nang unang madiskubre ang nakamamatay na sakit na ito na sinasabing nagmula sa bansang China. Mula noon ay hindi na napigilan ang mabilis na pagkalat ng nakakahawang sakit na ito na kumalat na sa buong mundo na nagresulta sa pandemya hanggang sa kasalukuyan. Upang mapigilan ang mabilis na pagkalat ng sakit na ito, ay nagpatupad ang mga gobyerno ng iba't ibang bansa ng community quarantine o lockdown. Bagaman ipinatupad ng pamahalaan ang nationwide lockdown, ay sinunod po namin yon. Wala po kaming pinalabas sa job site dahil ipinagbawal po talaga. Subalit umiisip po kami ng paraan na masusunod namin ang restriksyon ng lockdown na hindi naman namin mapababayaan ang paggawa sa gusaling sambahan. Yung mga maliliit na bagay na pwede naming magawa habang naririto kami sa loob ng kani-kanyang tinutuluyan, ay ginawa na po namin. Halimbawa, ako po bilang foreman, pinag-aaralan ko po yung mga plano na pinadadala through internet. Iginuguhit po namin sa aktwal at ini-enlarge namin para madaling masundan ng mga manggagawa. Pinakamusta po namin ang mga nasasakupan po namin construction workers at inaalam ang kanilang mga kalagayan at laging binibilinan na sundin ang mga health protocols. Binibigyan din namin sila ng kani-kanyang mga gampanin na sila lamang ang gagawa sa kani-kanilang kinaroroonan at iniiwasan namin na magkumpulan sila o magkaroon ng mass gathering. Pinupuntahan po namin ang tinatayong gusaling sambahan dahil nandito lamang naman po kami sa job site. Pinag-aaralan po namin ang mga preparasyon na gagawin kapag dumating na po ang panahon na pwede na po kaming gumawa. Ano pat hindi po namin pinabayaan ang proyekto sa lokal na ito na iniatas sa amin ng pamamahala ng Iglesia. Subalit mahigpit po namin ipinatutupad ang mga health protocols and restriction na pinaiiral ng pamahalaan. At nang dumating na ang panahong lumuwag na ang mga restrictions ukol sa lockdown at pinayagan na ng pamahalaan ang pagtatrabaho, ay naging fully operational na ang paggawa sa mga proyekto ng Iglesia ni Cristo. Matyaga po namin hinintay na kami ay makagawang lubusan sa proyekto. At nang magkaroon na po ng paglaluwag sa mga kabawalan, ay 100% na po ang paggawa namin dito sa proyekto. Wala pa rin po kaming pinalalabas dito sa job site para makaiwas sa banta po ng sakit. Habang po kami ay gumagawa, ay mahigpit po namin pinatutupad yung bilin ng kagawaran ukol po sa pagsusuot ng PPE. Dagdag pa po rito yung safety protocol ukol sa COVID-19. Gaya po ng pagsusuot ng face mask, face shield, social distancing, paghuhugas ng kamay, at pag-check po ng body temperature ng mga tao. Bahagi ng pagbabantay sa kalusugan ng mga construction workers ay ang pagsasagawa ng rapid testing. Higit po sa lahat, gaya po ng dati namin ginagawa, nananalangin po kami sa Diyos bago at pagkatapos ng ayong mga paggawa upang gabayan at ingatan kami ng ating Panginoong Diyos para sa pagtatayo ng gusaling sambahan. Kahit may epidemya ng nakamamatay na sakit na COVID-19, ay hindi nito lubusang naapektuhan ang gawaing pagtatayo ng mga gusaling sambahan na para sa Panginoong Diyos. Makikita sa iba't ibang dako ang tuloy-tuloy na konstruksyon ng mga edipisyo ng Iglesia ni Cristo. At hanggang sa kasalukuyan na umiiral pa rin ang pandemya, ay may 115 mga kapilya at mga gusaling sambahan ang ipinatatayo ng Iglesia ni Cristo at patuloy pa itong nadaragdagan.